din sa aming bayan na dumarami yung mga maralita sa punto ng mga informal settlers. Marami ay dahil nga sa unang pangarap ng mga nakaluklok na maging city, maging siyudad, ang San Mateo. At siyempre, para maging siyudad ay ipakita na mayroong development, mayroong pag-uunlad. Ngunit ang pag-uunlad sa kaisipan nila ay kaunlaran sa pagtatayo ng mga gusali, may mga malls, maraming bangko, pero nadadaig ang dami ng mga ito sa dami ng mga mahihirap na mamayan. Mga bata nando doon sa mga makikitid na lugar na walang palaruan. At yung makikita mo sila ay minsan ay lumalabas na kanilang lugar, doon nakatayo sa gilid ng mga malls, nagpapalimos. Hindi makukubli. Pinaliwanag mo lang kung ano ba ang proyektong ito, ano ba ang GNDR, sino yung CDP, at ang layunin. At sa focus group discussion na ito ay hindi lang paliwanag kundi kinuha ang pananaw ng mga kalahok. Mula halimbawa sa hanay ng kabataan, meron doon isang babae sa lalaki, tapos sa hanay ng mga teenagers, young adults, older persons, malaya nakapag-express ang mga kalahok. Binigyan ng mga metric card sila at nisinulat nila yon at inayahan sila na ipaskel sa aming Manila paper. Sa punto ng ano ba ang mga banta sa buhay natin, at sinabi pa na yung banta wag nating ikahon lamang sa banta ng sa kalikasan, banta ng kapahamakan o bantang panganib, kundi ipalawakin pa natin sa ating buhay ano ba nakikita natin bilang kabataan, bilang mga teenagers, bilang mga nakatatanda o may kapansanan. Pipili tayo dito ano ba ang nangunguna, ano mang pangalawa sa mga bantang ito. Priority 1, priority 2, 3, and 4, and 5. Hindi tumigil doon. Ano naman ang kahinatnan nito? Ang nangaraging resulta ay samut-saring mga epekto sa pananaw ng mga lumahok na iba't ibang mga edad. Sinabi sa mga multi-stakeholders, hindi tayo ganong kawalang saysay, kumbaga, sa buhay. Meron din mga konting kakayahan sa buhay natin na harapin yung nakita nating mga impacts na ito. Pinaliwanag pa rin sa kanila na siyempre, sa bawat aksyon na iisip natin, maski sa tunay na buhay, meron tayong pinaplanong solusyon, aksyon, pero pagka sinasagawa natin itong aksyon na ito, may naharap tayong mga hadlang. Ano ba ang kinakaharap nating mga hadlang patungkol sa mga aksyon na ating naisip? May palitan ng opinyon ang mga nagsisidalo. Kaya nakakatuwa. Naging mayaman ang mga datos na nakuha sa aming tinatawag na focus group discussion na multi-stakeholders. Nakakatuwa ito. Kaya lalong habang lumalaon ang aming focus group discussion, lumalalim ang pagkakatuto ng mga tao. Pati rin kami natututo sa kanila. Kasi hindi namin hinugot ito sa sarili namin eh. Meron pa sumunod, isang kagandahan ito. Pagkatapos ng focus group discussion, tayo ay magbabahay-bahay. Kung anong tanong sa pamalakihang focus group discussion, yun naman individual, sa bahay. At ang nakakatuwa nito, ay may nakikinig yung anak, nakikinig yung asawa. Di ba? Pagkatapos ng interview, hindi natapos sa pag-interview, binalikan ito at binilang pa. Binigyan ng halaga, kumbaga, ang bawat pananaw ng in-interview sa pag-inilagay sa score kung ilan sila, ilang priority ito, ilan sila. Naunawaan ko ngayon ang tunguhin ng GNDR. Nagsimula sa simpleng pagtatanong. Nire-rate, ginagrado. Ginawa ng 2009, inulit ng 2011, inulit ng 2013. 2015 ay iba na. Nagkaroon na ng pihit sa uri ng pagpaproyekto ng GNDR. Sabi ko, hindi lang ako, nagsasawa na. Tuwing 2 taon, sasabihin mo kami, mag-interview, ganito sa munisipyo. Tapos lalabas, ganito pa rin. Ano ba ito? Buti naman, kahit pa paano, 2015, iba na. May laman na. At may nakikita akong
pagiging seryoso. Bumalik ako sa komunidad na may pag-asa. Hari nawa, magpatuloy ito. Ito, inakuha ng mga datos nito, isang yaman eh. Yaman ito. Yung mga panukalang aksyon na mga mamamayan na kahit papano merong konti nakikitang aksyon na nagmula sa kanila. Paitingin ito kesa naman sa wala. Kasi dati walang ganito. Ang pangamo ko ngayon, nung dinidisenyo yan at tinatanong sila, binabalangkas yung mga aksyon. Alam mo, ang mga tao, naiinit. Kung di natin gagawin ang aksyon na ito na aming pinanukala, eh baka mahuli na lahat. Kaya gawin natin ito Marso. Ang tao ay naiinit. Sapagkat, lahito mo naman yung pagkali nilang mag-iinip eh. Ilang taon na silang nag-antay. Ilang taon na silang nagdurusa sa buhay na dahok. Binigyan ng pagkakataon ng ganitong proyekto. Ito na, aksyon. Sige, mula sa inyo. Sabihin nyo sa amin, idokumento natin. Okay, sige. Pero makikita mo, next month, Marso, Diyos ko. Ano ba ito? Kawawang Noli.